may apat na bahagi ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Pagbabasbas ng apoy, salita ng Diyos, binyag, Eukaristiya. Babasbasan ang bagong apoy sa simula ng pagdiriwang at sisindihan ang kandilang pampaskwa na sasagisag kay Kristong ilaw. Pangungunahan ng kandilang pampaskwa ang pagpasok sa simbahan. Kung paanong ginabayan at pinangunahan ng haliging apoy ang bayan ng Israel sa paglalakbay patungong lupang pangako, si Jesus na liwanag ang gagabay sa bayang Diyos sa paglalakbay sa lupang pangako ng langit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Aawitin muli ang papuri sa Diyos at aliluya matapos ang ilang linggong hindi ito inawit. Siyam ang pagbasa sa gabing ito. Tila sagot ito sa tanong ng batang Hudyo sa hapon ng Pampaskwa. Anong kaibahan ng gabing ito sa lahat ng mga gabi? Ilalahad ang kasaysayan ng kaligtasan sa mga pagbasa. Para sa mga bibinyagan, paalala ito na sa binyag na tatanggapin nila, magiging bahagi sila ng kasaysayan ng kaligtasan. Pagkatapos ng bawat pagbasa at salmo, may panalangin pamumunuan ng pari na hihiling sa Diyos na kung paano siya kumilos sa nakaraan, kung paanong ipinamalas niya ang kanyang kagandahang loob at katapatan, ipamalas niya rin ito ngayon sa kanyang simbahan, lalo na sa mga bibinyagan. Gaganapin ang pagbibinyag ng mga magiging mga bagong kasapi ng sambayan ng Kristiyano. Sa binyag, malalapat ang kanilang buhay sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Magiging kabahagi sila ng simbahan ang katawan ni Kristo. Kukumpilan din ang mga bininyagan upang pasimula ng pakikisalo nila sa misyon ng Mesiyas na magpahayag ng mabuting balita, humilom at magpalaya sa masasamang espiritu. Sasariwain din ng mga binyagan ang mga pangako nila nang sila ay binyagan. Sabi nga ni San Ambrosio, kakapit tayo sa mga pako ng krus ni Kristo upang hindi tayo maagaw ng pagsilo ng demonyo. Tatanggapin ng mga bagong binyag ang katawan at dugo ni Kristo sa komunyon. Ang muling nabuhay ni Jesus ang mag-aanyaya sa atin sa hapag ng kanyang katawan at dugo. Matapos nating marinig muli ang kwento ni Jesus at maipagdiwang ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, hubugin nawa tayo ng kwento ni Jesus upang isang araw ay masabi natin katulad ni San Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin.